Umaga, ang simula ng ating pagbangon para sa ating mga pangarap, para sa ating kinabukasan, para sa ating pamilya. Kung sa ibang bayan katulad ng Kasiguran, dumating na ang isang magandang araw, kailan kaya darating ang araw na ito para sa ating taga-Sorsogon? Ako po si Esther Hamor. Ipinanganak po ako sa Atimonan, Quezon. Ako po ay nag-iisang anak na Ramon and Asuncion Escasa. Ang kabataan ko po ay simple lang. Masuno rin po ako sa magulang ko. Araw-araw po, tinuruan ako ng magulang ko na magsimba. Kasi ho ang mother ko ay talagang napakahilig sa simbahan. Ang aking pong ama ay naging vice mayor at councilor, kaya po siguro nasa puso ko na lang ang tumulong sa mga tao at minahal ko po sila ng todo sa Atimonan. Ang pamilya po sa akin po ay talagang yan ang pinaka-importante. Well, ako po ay siyamang anak. Ang walo po ay nakatapos na. Lahat po sila, kung hindi man sila nagninegosyo, nag-uopisina sila. Pero sa awa po ng Diyos, wala akong naging problema sa kanila. At hindi po sila dumidepende sa akin. Siguro yan lang po ang binigay ng Panginoon sa akin na parang reward sa paghihirap ko sa kanila nung sila ay mga bata pa. Well, sa umaga, pagising ko, ang pinakamahalaga sa akin ay ang magdasal. Kasi lahat ng aking gagawin ay ino-offer ko muna sa Panginoon. Then, pag-iisipan ko lahat kung ano ang aking gagawin ngayong araw na to sa dami ng mga appointments ko, sa dami ng pupuntahan ko sa mga barangay para makatulong ako sa kapwa ko. Bata pa ako, tinuruan ako ng magulang ko, lalo na ang father ko, na tumulong sa kapwa. Kasi as politician siya, tinuturuan na rin niya akong tumulong. Pag may mga bisita sa bahay, mga nanghihingi, sasabihin niya, oh, nene ang tawag sa akin ng father ko. Bigyan mo yan ng kaunting bigas, yung kaya lang namin. Bigyan mo yan ng pera, ako ang tagabigay, hindi ang mama ko. Kasi negosyante ang mother ko. Very busy siya. Kaya kami ng father ko ang palagi magkasama. Doon ko natutunan ang tumulong sa kapwa. Napakagaan ng loob ko pag may nagpapasalamat sa akin, lalo na yung mga may sakit na minsan nasa ICU, bigla na lang magpupunta dito, ma'am, kailangan ko. Ang sasabihin ko sa kanila, gagawin ko lahat ang magagawa ko sa aking kakayahan. Napakasarap ng pakiramdam. Para bang ang lapit-lapit ko kay Lord. Diba, ang sabi ni Lord, kailangan tulungan mo ang mga naghihikahos. Yan lang ang paraan para mapamahal ka sa Kanya. Ako po si Arlene Javier, grade 7 po. Tatlo po kaming magkakapatid. Ang mga magulang ko po ay ang tatay ko po ay nagtatrabaho sa bilang isang truck driver at ang nanay ko naman po ay nasa bahay lang po siya. Ang ginagawa ko po ay pagkaumaga po nagkumakain po ako ng almusal tapos pagkatapos po ng gawain ko po sa bahay ay pupunta na po ako sa paaralan upang mag-aral tapos ang nakikita ko po sa mga kaklase ko na
ano po na nagugutom sila. Hindi sila po kumakain ng almusal. At pagdating sa eskwelahan po ay wala silang dalang mga papel at mga ballpen. Kaya ang ginagawa ko po ay binibigyan ko, pinapahiraman ko na lang po sila ng ballpen po at binibigyan ko po sila ng papel. Kailan ba darating ang araw na may isang taong magmamalasakit sa aming mga kabataan at uunahin ang aming mga karapatan at mga pangangailangan? Itong Yes to Children program, malalaman ninyo yan sa aming 10 points agenda. Marami kaming sinagawa na balak namin na alam ko na ikatutuwa ng hindi lang mga bata, pati ng kanilang mga magulang. Ako po si Roberto Arabilo, taga Cambulaga, Sorsogon City. Ordinary yung sa akin tuwing umaga, madaling araw pa lang, naghahanda ako ng gamit ko para lumaot, para magkuha ako ng tahungan, magsisisid. Tapos, tatlong oras, balik naman na sa tabi para i-market namin na naku, sinisid kong taong. Yung bangka, yung nagkikilo dito sa amin, nagpapautang sila ng bangka, makina, lambat. Kasi kami na wala, kakagat talaga ng mangutang doon sa mayroong namumuhunan. Nangungutang kami para mayroong kami ilaot. Kailan kaya darating ang araw? May taong magmamalasakit sa aming mga mahihirap at tutulungan kaming makabangon para sa aming mga pamilya. Mayroon tayong 10-point program. Number 1 is selfie program. Sorsoganon exclusively living for individual enhancement. Number 2, groupie program. Gender responsive for organized and unified persons with disabilities, indigents, and elderly. Number 3 is Merkado Ko Orgulyo Ko. Number 4 is Yes to Children Assistance Program, ICAP. Tanging Yaman, Agriculture Program. Number 6, Kalusugan Mo, Sagot Ko, Health Program. Number 7, Seguridad Kaayusan Katrangkilohan Asing Kauswagan, SK3. Number 8 is Sulay sa Futuro Youth Assistance Program. Number 9 is Gayon Sorsogon, Environmental and Tourism Program. And number 10 is Taas Noo Siyudadano Ako, Mass Housing Program. Kung may malasakit, kooperasyon, disiplina at respeto sa kapwa, mararating natin ang isang magandang umaga dito sa siyudad ng Sorsogon. Ang magandang umaga. Parating na, ngayon na,
Pagtulungan natin to patungo sa isang maunlad na bayan. Tara at magsama-sama tayo. Maghawak kamay at salubungin natin ang isang magandang umaga para sa iyo, sa iyong pamilya, at para sa ating mahal na bayan. Kasama ang mga taong makadiyos, makatao, at makabayan. Esther Hamor at ang ating konseho ng maglingkod para sa lahat.